Good morning po. At kanila pong mga kasama. Okay. Cobra Regional Headquarters, andito po yung ating pong masipag na sekretary, PCGSG. Ngayon po. Chairman ng Regional Headquarters na si PCGSGR. Good morning po. Good morning po. At PGMII, Brigade Guardians Matibay International Interest Committee. Sa pamumuno po, Chairwoman HCF Nice. Andiyan po siya. Good morning po. Okay, kasama po ang kanyang presidente sa Bulacan po, Kabayan, Ambassador Bongar Phoenix. Good morning po. Good morning po. Okay, representative po na pagbisita po dito sa inyo sa may bungo, Do or Die, na itinatagpo ni PCGSCND Art Balyarda, si PCGS Ann. Good morning po, sir. Good morning po. Okay, dito po sa bataan, sa inyong lahat, mula sa mababa po na rang hanggang sa pinakamataas na rang, binabati ko po kayo ng magandang umaga. Kung meron man pong hindi guardians, magandang hapon na po. No? At sa lugar po ng Dagupan, dito po ang figurehead ng Dagupan, sila PCGS Jong Kalyanta, PCGS CNC Art Balyarda. At sa kanya pong maduna, si CNF Sino? Gayen, isang sobrang dami na po natin. Hindi ko po matanda. At ang president ito po, si PCGS, at ang may hawak po ng riders po natin sa Dagupan, si GMF Arlene. Ngayon po. Sa ating pong city headquarters nandiyan sa may batasan po. Ayan ang hindi pa siya tapos. Okay, sorry, pantal. Opo, dito po siya. Tapos kaya pala ang laki na ang kastuwang ko po sa pagbalik-balik po dito sa inyo kapag iiwan ako kung ako ang nag-iiwan kasi nagpapaiwan na siya umuwi umaga na presidente po ng batasan ilang-ilang city headquarters ako po yung nagpapasalamat sa kailangan po na mababa po dito po si Kapitana at na hindi lang po ang ating pong pwedeng ipaakyat sa kanya ang pagkabarangay captain kundi sabi ko nga po sa inyo sa Masbate sa pinuko po, po sa Guardian sa Masbate pinakamayaman po ang kinalaban po ng ating pong Grandmaster Founder Libra nagbag at bigay ng 3,500 pesos bawat isang tao ang pinakamayaman tinalo po ng ating kapatid na wala po pero po sa ating kapatiran ngayon nakita ko po yung mga katanungan at huwag niyong ang sagot ko mo sa inyong katanungan, huwag niyong payagan na sa inyong pong pag-intindi ay mali naman yung aking sinasabi. Bagamat ako'y nakakataas, mayroon po tayong sinasabing kung ano yung desisyon ng nakakarami doon po sa katanungan. Kasi ako po'y nabigyan lang po ng karapatan galing po sa Universal Guardians Brotherhood Incorporated na patakbuhin ang guardians pero hindi ito akin. No? Mayroon po tayong kinikilala na tinatawag po atin sa kasaysayan ng mga W Squad po na akin pong mga nakakausap bawat po katawag nila. Kaya siguro pinagkatiwala sa atin. Unang katanungan, katanungan, usapin sa nasyonal. Itong usapin po sa nasyonal ano,
hindi po ito lingid papunta dun sa ground. No? Ang baba, mayroong problema. Noon ko pa sinasabi bago ko po itinatag ang bataan, ay ang bataan, ang Bilulo, walang organisasyon na banal. Totoo hindi? Oo. Lahat po may pagkakamali. Kaya nga po tayo may mga roles na dapat sundin para po maituwid po natin yung ating tinatahap na mabuting landas. Tama, di ba? Ayan. Ganun po yung. Ibig sabihin, hindi lang po sa nasyonal, kahapon sa akin pong meeting, napakaliit po na problema. Nag-aaway-away po ang isa pong Colonel is GF doon sa ating pong UGB. Sa maliit po na problema, ano? Sa signature po ng ID. At hanggang ngayon po, kailangan pa rin ako, habang pumabiyahe po kami kanina, ay paulit-ulit po na tumatawag ang ating kapatid para ako umatid. Pero, huli na ang lahat. Bilang guardians po, mayroon po tayong tinatawag na isang salita. Kailangan po natin na kung ano po yung ating pong pangako ay ating mapuntahan. Kaya bumaba po ako kahit ano pong mangyari at tinawagan ko po sila at sinagot ko rin yung mga tawag ng ibang nasa UGB Council. Sinabi ko sa kanila na nakapangako na po ako bumaba sa bataan para po maipaabot ang ating pong napag-usapan dito sa ating pong headquarters ng UGB sa may Tomas Murato Simon Supreme. At nakikita nyo naman siguro po ano, si Kap parang nakikita ko minsan sa ano ko, ba, siguro nakikita nyo na rin yung mga ano post na nag-usap-usap doon ang mga UGB lang po yun. Di, bawal po doon ang hindi po kasama sa council po ng UGB. Ibig sabihin, pag tinatawag ang all-over chairman ng 11 ka confederation, mamaya ipapaliwanag ko rin, ang 11 ka confederation, ang pupunta lang po sa ngalan po ng GI-20 Wing Guardians Unified Command ay kung maaari ay tatlo. At sino yon? Na tatlo. Inilagay ko po ang atin pong kabisayaan. Si PCGS, Bobstel, Paso. Yun po ang isa po sa kasama po natin sa GI-20 Wing Guardians Unified Command, Guardians Joint Command. At isa pa, si PCG Sting na nagkaroon po tayo ng problema sa kanya dahil sa kanya pong paglabat at hindi naintindihan ang pag-uusap po sa taas dahil hindi po siya nakakapag-attend. Ngayon kung pinapayuhan ko po siya, hindi siya makinig kasi ang sabi niya, alam naman daw niya ang mga batas. Si ako nga po, napakatagal ko na po sa UGB, ang may pabago-bago po, parang sa barangay. Kaya nga po nagpapatawag po ang barangay kasi may agenda silang bago. Tama po ba? Ibig sabihin, hindi po, alam na po ang guardians, alam na natin ang nakaukit sa ating balikat, alam na po natin ang nakaukit ng meaning nito, alam mo na lahat, mayroon po tayong mga pagbabagong batas, hindi po dito nakaukit na para isunod ang tamang malandas ng kapatiran. Kaya, ayun po, kapag po na meeting kami, pagkaumagahan, yun po ang binitawan po sa pagmi-meeting namin na bawal po pakialaman ang isang kapatid na active. Yun po ang paliwanag ng UGB. Halimbawa po, may alakdan po dito sa inyo. Kahit po siya umayaw na, ay hindi pwede natin siyang kunin. Yun po ang pinakaayaw kapag ang kanilang grupo ay active doon. Kundi kukunin mo siya tapos ibabalik doon at makialam ka doon kasi grupo tayo ng nasa mataas po na konfederasyon. Sasama natin ano ang naging problema po nitong kapatid natin. Ba't lilipat sa amin? Yun po ang napag-usapan. Hindi yung ayaw mo na doon, interesado ka na makuha siya. Doon po nasilat po si PCGS Ting. Dire-diretso ko na siguro, national kasi usapan eh. Ano? Ito po yung tinatawag po na 11 ka confederation na
una, hindi ko na sabihin sila ina kasi sila po yung mga figurative body, sila po yung mga utak talaga o nagbuo. Ang sa 11 na confederation po, una po dito na nakasulat ay ang Guardians Maduna Society Transnational Symbolic Body. Sino po ito? Sila Leticia MGM Libra Hangaw at si UGMP Lord at si UGMP Lord at si UGMP Bay. Yung mga kababaihan, kung kailan ko po binuo yung United Lady Guardians na itinurn over ko po sa kanila. Sino mga tao doon? Director? Consultant? Yang? At saka... Tapos Paul Sultan, ang chairman nila dati noon, si PCGS, Miljo, no? Nakasama din natin doon dito noon. Tapos, si PCGS, Shai. Ngayon po, dahil nga po sa pagkakasala at medyo magulo, ginawa po natin ang action. Ano yung action? Nagpatawag po tayo ng meeting at nakalagay po doon sa meeting at... nagkaroon po doon ng parusahan. Isa po ako doon na naparusahan, kung mapansin nyo. Dahil po sa desisyon ng kapatid, na ako po ay may parusa. Kami na nagsagutan doon sa ating GC. Diba? Naparusahan po ako doon at nag-push up na medyo halos mabulwat na rin yung aking mata sa hindi po natin kaya. Kaya kung mapansin nyo, sige ko light. Kaya sa umaga pag magkasala naman ako, sige exercise pagka umaga para kaya na. Ngayon, ano po yung pinirmahan doon sa amin pong pag-aayos? Pakibasa. Morning po. Babasahin ko. Kime Fred Phoenix po. Babasahin ko lang po yung nakalagay dun sa kasunduan. Kami po, mga guardians na nasa hanay ng GI-28 Wing GUC-GJC ay nangangako na kami po ay tatalima sa lahat po ng kautusan at patakaran ng GI-28 Wing GUC-GJC bilang patunay ay ang namumuno ay lalagda. May mga lagda po. Lahat po, mano-mano po yan. At black and white na tinatawag. Ha? Ayan, termado po. Ngayon, ilang branch po ang nakapaloob? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. 11, 12 ka-branch po ang nag-attend doon. Noong naparusahan po ako doon, at pumirma po ang mga chairman na susunod. Okay lang, diretso lang? Diretso lang. Okay. Nasunod. Pagka ilang linggo po, di ba binigyan ko po ng karapatan magpagawa ng ID itong slot na GIG? Di ba? Bakit ko binigyan ng karapatan na ang order po sa taas, bawal po magbigay ng karapatan, pero dahil nga po sa akin pong... mabawas-bawasan yung aking trabaho, nagbigay po ako, pinirmahan ko po yun. Ang problema, nagpagawa po ng ID, ako ang nag-approve na magpagawa. Ano yung mali? Wala ang pangalan ko po. Tanong ko sa inyo, tama po ba? Mali. Ayun. Ngayon mali ang kasunod. Napagkakamali. Ang grupo nila, ginamit po ang aking mukha sa pakikipag-ugnayan sa mga kapatid po natin sa ibang bansa patungkol po sa pera. Kasi ang tumawag po sa akin, uniform daw na parang siguro, wala, kasi dami sila kasing sakusa ko ang mga ano, damit na minsan. Yung damit na clothes. Na binigay ng... Full battle. Libre lang yung uniform sa kanila. Nag-solicit kasi sila. Okay, sige, tama na. Baka mamaya. May mga uniform sila na stock na papagawa po tapos ikukontrata na binigay po ng ano? Binigay po ng mga governador, mga mayor. Tapos para mapira,
bininta na. Ang iba kinukontak, nag-confirm itong mga taga-ibang bansa sa sakop nila dito sa Kamanilaan na PCG Stamson, ikaw ba itong nakikipag-chat sa amin? Kasi pag tinatawagan namin, hindi masinasagot kasi busy daw sa asikaso sa mga papilyes. Sabi ko, anong account? Pinaruwa niya sa... Ah, sabi ko, hindi ako yan. Na mga account na yan. Ito po ang account ko. Yung, ano, tawagan mo ba ko? Tawag siya. PCG Stamson, salamat. Ngayon, pinasa lahat ng conversation. Yun nga, ang mga, ano, ang mga batuhan. Ngayon, inayos namin doon sa ano, naayos naman. At kasunod na problema doon ay itong si PCG Isting kasi close man siya doon sa kabila. Nangako po siya sa bahay at medyo maganda yung pag-ipag-usap. Pumirma. Knock in one po. Basa. Papasahin po ulit. May petsa, Disyembre 28, taong 2021. Ako po, si PCJS Ting. Ang aking masasabi, patuloy po ako sa hanay ng buong pamunuan ng GI, GUC, GJC. Dahil mananatili po ako kasabi ang sama na ito. Dahil ang katotohanan, wala po kaming madalim na iduwaan ni CIC JMF Thompson. Kung may mga nasabi man ako sa kapatiran na hindi maganda, ako po ay taus-pusong humihingi ng tawad dahil ako po ay tao lamang. At dahil dito, hindi muna ako sasama sa mga operation ng GIG dahil medyo may nakikita po akong hindi maganda sa ngayon. Pero sa hanay ni CID Thompson ay magpapatuloy po ako. Yun lang po, kasama ko sa lahat ng pamunuan. Mabuhay po tayong lahat. Long live Guardians. Bermada, pakita mo Bermada. Okay po, tuloy. Tuloy tayo. Pumirma po at linahad nga po natin sa ating kapatiran. Kaya kung bakit po ako'y nagtaka, dahil sa depensa ko sa kanya, kasi siya po ay inangat ko sa pinakamataas po na posisyon ng Guardians at nakita naman po nila kanina, pinakita ko. Grabing depensa ko, ang problema sa ating depensa ay hindi po pinapanigan. Nagtaka na lang po ako ang mga reklamo po nakarating na po doon po sa ating po pamunuan at nakarating po sa UGB. Tapos ako naman daw. Bigyan ko po ng karapatan po magsalita ang isa po na nagawaan po ng kasalanan, si PCGS.